The day. Oh, you believe God. It? Finally, love. We're getting the keys to the house today, guys. Big day today. And it's howling. Last day of school. I feel bad, pero at least nakahanap ka na kami ng school, guys. So, mag-start din siya next week, Tuesday. And Thursday naman yung pasok niya dun. And then alternate Friday. So, yun yung kanyang schedule. So, last day niya today sa school, and mamayang tanghali, we're gonna get the keys to the house! Oh my God! Diba? So, and then mag-start na rin kami maghakot, guys. Mamaya, tulungan kami ni Dan sa car niya. Ilipat yung mga gamit ni ate kay mother-in-law, yung mga malalaking gamit. And then, mamayang hapon, punta kami sa bahay. Para tignan and i-check lahat. Actually, baka mamaya punta kami pagkatapos namin ihatid si Harley. Kasi di-deliver daw yung mga trash can, trash, yung bin ba? Yung barangay i-deliver sa bahay. So, kailangan namin itago yun. Kasi baka makaharang lang yun sa daan. Anyway, gawa muna ko na baon. Here guys, we're up to the school. Update sa aking kilay. Look, nagbabakbak na siya. Ang pangit, tingnan. Pero ganyan ko na lang siya. Dito hindi pa naman ganun nagbabakbak ito. Super bakbak na siya. Hindi na siya ganun kasakit. Hallie is going to her last day at St. Joseph's. Hallie, can you say good morning? Look, hi guys! Good girl. Ang lamig today guys, umuulan. Oh my God. Hallie, you're gonna start to a new school and move to a new house. You feel bad. But lucky, okay siya sa changes guys, hindi siya, mabilis siya mag-adjust. If you guys don't know, marami sa ASD kids or ASDs that have find it hard with changes, cope with changes guys, and hindi nila makomprehend that bakit may change, di ba? Biglang change. Kasi nga, hindi mo ma-explain sa kanila kung bakit may change, anong nangyayari, kasi hindi nga nila maintindihan. So, it's hard because we can't explain to her like we're moving a house. So she probably kinda understand a little bit pero not fully understand na, oh, we're moving a house and moving school, diba? Kaya yun. But yeah, with lucky with Harley kasi nasanay siguro siya that we've been through a lot of change in our life. Moving, I mean, pinanganak siya sa Pinas and then moving to Australia. Moving houses so many times, traveling. So, I guess she got used to that. So, kaya naging strength niya yung
spectrum siya, naging strength niya yung mag-cope kaagad, mabilis mag-adjust sa change. So, yeah, so nabibigla nga minsan yung mga teacher nila. Kasi nga, marami nga sa community nila na nahihirapan. Pero, I'm very proud. We're very proud of Holly. Aren't you? Huh? Yeah, so another, what do you call that? Another information sa mga hindi nakakaalam about autism, ayun, isa yun sa mga struggles nila is coping with changes, you know. She loves it. Yeah, we find with Harley then that she had this, what do you call that word? Intuition. Na may change, something's happening. So, napifeel namin na, na alam niya, napifeel niya na, oh, may paparating change. She had it with the tattoo. Yeah, she had it when my dad went to hospital, ganun. Medyo, nag-ano siya. Alam niya na may nangyayari, yung parang ganun. Pero hindi niya lang ma-express na, oh, may nangyayari na hindi ko alam, parang ganun. So, but every time, like, we travel, we do staycation, she knows that something is coming up, and I think she knows that we're moving a house, something's coming up, that a big change, and na-excite siya sa mga ganun, no? She gets excited, isn't she? Huh? She does. She, like when we travel, she knows that we're getting her, kasi normally maaga yung mga flight namin, di ba? Most of the time, so ang ginagawa ko, I get them ready the night before. And then alam niya, parang alam niya na, oh, I'm not in my pajamas, so something's happening the next day in the morning, di ba? So parang ganun. Kahit hindi siya makakommunicate ba. Oh, last day of here. Preschool here, guys. Bakit nabilan ko siya ng poncho kahapon, umuulan. Come here, baby. Okay, baba. Good girl. Put your... Good job, Bobby. Put your name in. Ayan, so we drop Harley off now, guys. It's pouring. Can you see? Oh my God, it's raining. Buti na lang talaga. Nakabili ako kahapon ng poncho kasi yung tawag nila dito sa raincoat. So, sinuot niya today. Malamig pa mo. Eh, cultural day pa mo nila today. Manunod, magkaparade yata sana sila kaso umuulan. So, sa gymnasium na lang nila gagawin. So, para ano yun sa atin? Parang international day. Pero, kasi pwede ka magdamit ng ano mo, culture mo. Yung ano, pambansang damit, ganun. So, and then sinabi ko na kanina sa teacher niya na nakahanap na kami ng school. And ang gagawin pala nun ng bagong teacher niya ngayon dun sa bago niyang school, tatawagan niya itong teacher niya ngayon sa Catholic school na, hey, how's Holly? We got her now, and blah blah blah. Yeah, she said that yesterday, no? That she's gonna call Miss Anna. Yeah. Yeah. So, nag-in contact din sila, guys. So, binigay ko yung email niya. Ano ba ba? Ah, yes. Holly's gonna go to a government school pala, guys. So, nakahanap kami ng public school. So, ngayon kasi private school siya, Catholic school. Pero ngayon preschool niya. Since punuan ang mga private school ngayon. So, I mean, yung most of ng private school, they only have primary, like grade 1 to ano. I mean, kinder to sa Pinas. To grade 6. Grade 6 ba today? Or 7? No, 7 six. Is high school na nito. Yeah, 7. Yeah, so grade 6. So, wala silang kinder sa kanilang school. Kaya, government school ngayon si Harley. But that's good kasi dito nga, sa government school, they get more help sa special need kids. So, they get more funding. I mean, they get easy access for funding, isn't it? Huh? In government schools, mas marami silang support sa government kapag naka-public school ka with the special needs kids. So, galing, no? So, I mean, although sa private school, meron silang sarili nila, funding, and then, of course, yung sarili mo ding speech therapy, occupational therapy,
Pero yeah, sa kanila private yung kanilang ano rin, support dun sa mismong school nila kapag private school. Sa public school, mas marami kasi nga public school sa government. So, we're off to Jeb's Cross. Are we going to Jeb's Cross? No, we're going to the other one. Oh, that mile end pala. So, kasi kailangan namin bumili ng floodlight sa aming bahay. So, kasi wala siyang ilaw sa labas. And then, nahirapan din si kuyang electrician. Malagyan daw, mahirap daw lagyan dun sa may wall niya ng mga outdoor lights. So, floodlight lang yung pinaka-easing lagyan sa labas. So, yun yung bibilan namin. Maganda na rin yung kasi malakas yun. Malakas yung ilaw nun. Tapos, sensor light din siya. So, pag may tumaan na sakyan o may tumaan na tao, iilaw siya bigla. So, yun yung bibilin ko kasi Monday siya pupunta sa bahay. And then, pupunta kami sa bahay after nun kasi i-deliver nga yung ating basurahan. So, kailangan namin yung itabi. Tapos, pinil up ko na yung enrollment form ni Harley. So, i-drop namin yun sa school ngayon din. And yun, yun ang ganap namin ngayong umaga. Dito na pala kami sa cafe, guys. So, yung robot, yung waiter namin. First time namin ma-experience yan. Nuggets and chips yung in-order ko. Okay. Ayan. Kain tayo, almusang. Ang cute niya. Bye bye robot. Oh, diba? Alright. Kain. Kasi na, ano, where's my hash brown? Oh, there's the hash brown. Ang liit pala ng hash brown. Kala ko makito hash brown. Ayan guys, so we'll go here. Nasa beacon lighting para kumuha ng bumili ng floodlight. Ayan guys, nakabili na kami ng floodlight. Tapos dumaan kami dito sa storage. Bumili ako ng insert sa aking drawer para sa utensils natin. Utensils. Sa ating cutlery. So ayan, sana magkasya siya sa drawer. Sabi ni Ben, kasya yan. Ang lucky eh. You guys, we're back in the house. It's already 11 ng umaga. Kagong dalawa. Anyway, nag-shower na si Ate, si Riker ready na. Pero hintay namin sila Dan and Race. Mamaya darating sila ng 1 or 1.30. Kasi nga para maghakot. So ngayon, ipack ko na itong mga sapatos namin dito na natira na lang. So iibang ko na lang. Kasi hanggang dito, nandito pa kami hanggang Monday. So, Tuesday, nandun na kami sa bagong bahay, guys. So, may mga sinampay pa dyan. So, ito, i-ano ko na, i-pack ko na yan. So, yung everyday shoes na lang yung iiwan ko. Kuha lang ako ng, kala ko may rubbish bag na ako dito. So, nilagay na ni Ben sa harap halos lahat ng ihahakot namin na ilalagay sa car namin. And then, the rest, yung mga mabibigat doon na sa truck. Doon sa removalist. So, what time is the removalist coming, babe? Hala, Diyos ko. What time is the removalist? 9 o'clock? Yeah. Okay, ginuyod niya yung anak. Is that fun? Daddy's had a breath now. Huh? Was that fun? Oh, no, you want mommy? Oh, no, you got scared. Did you get scared? You say, hi, guys. Hi, guys. Oh, look at your hair. Nag-shower na siya. Nag-bat na. Where's ate? Daddy! 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 Where's ate? Uh-huh. You say, ate? Where are you, ate? You say, guys, we're getting the keys today, guys. You say, just for cute naman. Oh, blow kisses daw. Blow kisses. Blow kisses. Are you gonna help mommy pack? Ay, naku, di ba? Ang hirap mag-impackin nito. Okay. Are you gonna help mama pack? Where's the rubbish bag? D. Where is it? D. You don't wanna watch Miss Rachel? You wanna watch Miss Rachel? Ayan, guys. I-load na namin yung dalawang car para konti na lang ilalagay natin sa car ni Dan. Tinan mo si Riker dito sa seat ni ate niya, oh. Nakaupo na siya.
Parang siyang big boy dyan. Tsaka, eh, yung car seat naman nito ni Harley, 12 months to 8 years old. So that's why, medyo fit na rin siya. Pero yung kanya kasi nakahiga pa eh. So yan yung itsura ng aming garage ngayon. Nandyan na lahat. Alas ang gamit. Para madali na lang ilabas, guys. Ito ko muna nila, guys, ito sa'yo. Kasi gusto niya dyan maglaro. Ayan, guys. So tapos na kami mag-load ng car. So mamaya, hintayin lang namin sila, guys. Pilang bumili na pala ng lunch namin. Ayan, nakitsura ng ating hallway. Empty na, nearly. So, ito baka sa second load na yan. So, magka-first load kami kapag natapos ni Dan and Ben yung isang load papunta Kalamata. And then, pag-uwi nila dito, alis na rin yata sila Dan nun. And then, kami mag-isang dalawa or load kami sa bahay. Nandito na sila, guys. Ayan, nilo-load na nila yung... Makuha nila yan ng isang load lang. Mm-hmm. Diba? Yeah. Ano yan? Yeah. Makain na tayo, guys. Nakalipat na sila. Nakahakot na sila, at least. Diba? Nakahakot na sila. Yung gumagawa ng kape si Ben. Kanina pa sila nandito, guys. Oo. Alihos sila, guys. Thank you. Thank you. Bye-bye, sabi ni Riker. Bye-bye. Lululul na uno na siya. Pareta na napi yan. At si Ate Harley. Oh. Guys, this is it. We're driving to the house. Yes. Hindi na namin imimit dun yung agent kasi iniwan niya na lang yung susi dun sa lockbox. So, actually, pumunta kami sa office nila. Pinick up namin yung regalo nila sa amin. Meron silang pa gift box dyan. Mamaya pakita ni ate. So, dalawang car kami ni Ben kasi nga naghakot kami today. So, bibigyan namin kayo ng empty house tour today, guys. So, we'll see you there. Guys, ito yung regalo pala nila sa amin. So, may pakapi dyan. May macaron, pasta, and biscuit, and chocolate. Almond chocolate. Ayan yung aming ano. Diyan siya nagwo-work sa agency na yan. Thank you! And you guys, are you ready? Are you ready to see our house? Sana all! 1, 2, 3, countdown! 3, si Harley pala guys, tulog. Ako na talaga pa-suspense. Si Riker gising. Magkipicture sana kami dyan kasi may naka-ano na dyan na sold. Anyway, this is our house, guys! Ta-da! That's the house that we got. Ayan yung bahay. Tama kayo. Yan yung port na bahay. Dun sa vlog natin na nag-house hunting tayo. You guys, tulog. Pagod sa school. Daddy's gonna open the house. Solo kawawa naman. You guys, ito na yung pinakahintay yung empty house tour. So, ayan ang ating pinto. 3 meters high yata yung ating ceiling. So, kaya mataas yung pintuan natin, no? So, from there, ayan yung stair. So, hindi siya totally aligned, guys, sa pinto. But, I don't care. So, ayan yung stairs. And then, hallway here. Now, I'm sure nakita nyo naman na sa previous vlog ko. Pero, again, empty house tour. So, we'll start from here. Ito ang ating storage room. Wala tayong ilaw dito. So, ano lang yan. Pero malaki siya, ha? Mahaba. I mean, yeah. Spacious for storage stairs. So, ito yung ating garage. Saan yung ilaw? Ay, nandito pala yung ating ilaw. Ayan. Malaking garage siya, guys. I actually haven't tried the roller door. Pero yeah. May saksakan siya dyan.
So we're probably gonna figure out kung saan ilalagay yung mga storage cabinet namin. So probably dito yung shoe rack natin dyan. Play muna natin yan. Yung mga bata nandun pala sa isang room. So from here, dito yung ating more storage para sa mga like linens, siguro towels, ayan, malaki. And then, this is the laundry, guys. I love the laundry. Yan ang ilaw. So, more storage. Dito, ayan, may mga saksakan dyan. Ewan ko, bakit nilagyan nila lang saksakan dyan. Charger ng ano, I don't know. And, ayan, gusto ko siya kasi wooden nga siya. And then, white. And the black border ng pinto. Ganda, no? So, washing dun kasi nandun yung butas. Tapos, obviously, dryer dito sa side. So, again, more storage, guys. Wala lang ako lalagyan ng ano, laundry basket. Pero, anyway. So, ayan. Dami storage. Probably here, we'll put, oh, baka vacuum actually yung ilagay ko dyan. Magpalagay ako ng saksakan dyan para dyan. Kasi, ano siya, pahaba siya ganyan. Yeah. So, anyway, binababa naman yung aming ano, laundry basket. So. And then, obviously, dyan yung mga ating liquid, laundry liquid. Dishwashing, tuloy sabihin ko. So, yan ang sink. Wala pa pala kaming, ano, guys, sampayan outside. So, gagamitin pa rin namin yung aming foldable na sampayan. So, from the laundry. So, ayan, meron tayong malaking window dyan, and then all the way up to the day. So, ayan. So, eventually, gusto kong lagyan ng ano, greenery dyan. Sa labas. So, nandito sila sa master bedroom, downstairs. So, ito yung pinakamalaking room, guys. Pero, gagawin ko siyang playroom ng mga bata. And then, dito ko ilalagay yung mga damit nila. Ayan, para at least pag umaalis, bihis dyan. And then dito yung kanilang shower. Laki din ang window dyan. And then ayan ang kanilang shower and toilet. So master to kasi yun. Yung shower niya merong ano, maliit. Ganda. Black and gray. So ayan. Pinili kasi namin yung sa taas kasi para nandun kami lahat. Dun kami magkwarto lahat. So, ayan. The master bedroom. May pinto dyan. So, pwede silang mag-bike-bike dyan sa labas. Alam nyo naman, marami silang rides. So, ito yung powder room. So, ayan. Ayan yung powder room and then toilet. Guest toilet. So, ayan. Sa bisita. Ayan. Ganyan lang. Tapos, may exhaust there. Tapos, may storage dito. Tatlo. Hindi na yung salamin dito. So, ilagay ko yung isang flower na may black na vase. Diyan. And then, again, merong door dyan. Pwede silang lumabas dyan. So, in here is the open plan, dining, living room, and then kitchen. Ayan, guys. Meron tayong pag-gas heater, right? So, I love that two big windows there. So, yung ilalagay ko dyan is curtain, sheer curtain. Tapos, yung blackout niya is yung roller blinds. Dito, wala na. Wala na ko ilalagay dyan. Yeah, so that's the kitchen. Sa Monday, ilalagyan ng electrician ng pendant light dyan na binili ko. Kung nakita niyo yun sa vlog. And then, dito yung isa sa lounge. So, yan. Papalitan niya yung gitnang ilaw na yan. I-replace niya yung ating pendant light din. So, yeah. So, that's why yung ating theme na ngayon ng bahay is black wooden and a bit of white. So, yung mga built-in na oven, black din. So, ayan. Yung dishwasher. And yung ating gas cooktop. So, ito pinaayos ko sa kanila to. Ayan, oh, naayos na kasi yung mga defects, pwede mong ipa-check sa kanila. Ay, ayun.
Ito pa, hindi pa mababa to. Ah, hindi talaga siya bumaba kasi pang ano siya dun. Yeah. Patay natin ilaw. And then yung microwave goes here. Tapos yung binili kong utensil tray, cutlery trays. Diyan. Kaya ilalagay. Malaki nga siya in fairness. So, tama si Ben. Mukhang kakasya nga yun dun. So, ayan ang kanilang mga cabinet. Cupboards. Of course, ito yung bin. Ay, may maliit silang natirang bin dyan, oh. So, ganito yung atin ng ano. Naalis ba to? Ano to gamitin? O, diba? Naalis yata to kasi pinibigay mong ispray dyan. Anyway. So, yan. So, dining will go here. And then, lounge there. Tapos, yung massage chair natin, lalagyan natin doon. Sa corner. And, yeah. TV there. Nandito yung fridge. Sinukat naman daw ni Ben. Sabi niya, kasya naman ng aming fridge dyan, guys. So, we'll see. And then, ito yung ating pantry. So, ang ganda niyan. Gusto ko yung picture na ano na to. Na wooden. Ayan. So, natin lagay yung ating mga lutuan. And then, marami rin tayo dito. For our food storage. And, ayan. More cabinets, cupboards. Whatever they call it. Ito, storage din yata to. Ito, kasi walang handle. Ah, yes. Yes, yes. Storage din. Push lang nga siya. And then ito rin. Ayan. So, from here, we'll go to the alfresco, guys. Ito yung ating alfresco na may built-in na barbecue. And then, may screen door din siya. So, I like it. So, don't worry about the mozzies. Yan. Yan ang ating labas. Lamig today. So, yung not sure lang si Kuya is yung fan natin dito sa labas. So, hindi siya sure kung malalagay niya yun. I mean, hindi niya sure kung malalagay niya yung extra switch dito for the fan. So, pero sabi ko nga, may remote naman yun. So, pwede na magamitin yung remote na lang instead another switch. So, yan yung ating barbecuehan. Jambak. Ayan, pwede rin tayo dito mag-ano. Sanggibsal, ano, Korean barbecue. So, connected na pala siya sa gas, guys. Hindi na siya yung binibilan ng ano, ng gas na tanke. So, connected na siya. Ayan, parang dun sa cooktop natin. So, may sink din siya dyan. So, more storage here. Dito ko siguro ilalagay yung mga outdoor, ano nila, toys. Yan, yung mga outdoor na maliliit na toys. So, slides nila nandyan din. So, fake lawn din pala yan, guys. Ayan. So, ang cute ng trees ng kapitbahay natin. Meron tayong maliit na rainwater tank. So, yan yung gilid ng bahay. And then, dito sa kabila. So, at least, marami silang lugar para mag-bike-bike. Takbo-takbo. Ayan. So, yan ang ating alfresco. Uri tayo sa loob. So, yan pala yung aming tiles. Yung tsura niya is gray. So, ayan. Akyat na tayo, guys. So, this is the upstairs. Ayan. So, this will be our second lounge. So, perfect yung binili kong lounge dyan. Kasi medyo sleek lang yung shape niya. So, 3-seater and a 1-seater yun. And then, yung TV cabinet namin ngayon sa bahay, sa apartment. Tsaka ilalagay, pati yung TV namin na nandun. So, ayun. Dito will be our room. So, yan yung gagawin kong vanity ko. So, I bought a mirror, light-up mirror there. And then, magkapalagay ako ng saksaka dito. Kasi nga, kailangan ko isaksak yung mirror, obviously. So, ayan. Mas maliit to kesa dun sa master sa baba. Pero ito, may ensuite din kasi. So, ito yung pinili namin, guys. Kasi, para same nga kami ng nasa taas ng mga bata.
ayan yung walk-in ko. So, I'm gonna get coated para mag-costumize ng wardrobe dyan. So, we'll see kung magkano yun. But, kung medyo mahal siya, hindi ko muna siya gagawin ngayon. So, i-workout ko muna kung anong gagawin ko dito. So, yeah. Anyway, so ito yung aming ensuite. So, dito, yung malaki lang na shower. So, kaya mas master yung sa baba kasi yung mas maganda yung shower head niya. But anyway, that's okay. So, yan. So, same lang lahat ng bathroom. Asan na yung ilaw? Ayan yung lighting. And then, ayan yung heater. Heater yan. Yan. So, ang gagawin namin dito ngayon, lalagyan namin ng takip muna kasi hindi pa magagawa in time yung aming curtains. So, blackout curtains and sheer kasi yung ilalagay ko dito sa kwarto namin. Tapos, yun sa mga kwarto nila is roller blinds. So, dito hindi ko na lalagyan ng roller blinds kasi frosted na siya. So, wala lang makakita sa amin dyan. So, again, there's another storage here. So, dito siguro yung mga towels and bedsheets dito sa lahat ng kwarto sa taas. And then, here is their bathroom, the kids' bathroom. Or the upstairs bathroom. Kasi may shower na sila sa baba. Meron pa silang bathtub. Sana all. So, ayan. So, yung mga flower na binili ko, ilalagay ko dyan para at least meron tayong pa-design, diba? Ayan ang kanilang toilet dito. And then, shower and bath. Kasi yung sa baba, walang bath. So, same lang sa amin yung shower head. Ay, buksan natin ilaw. Ayan. And ito yung bathtub nila. Ayan. So, obviously, si Riker nagbabathtub pa. And Harley loves it. But si Harley yung shower na rin naman na siya. So, si Mayer, si Riker lang yung dito. So, again, hindi ko nalalagyan ng blinds yan kasi frosted na siya, no? Ayan, I love that part kasi paano siya, pa-oval. Ayun. So, tayo sa kwarto ni Riker. So, here meron tayong study nook. Ay, ito na pala, nilagay na pala ni Ben dito. So, ang gagawin ko, ganito siya. Ayan. Was that the neighbor, babe? Ayan. Cute-cute lang. Again, lalagyan ko pa ng tray yan. Tsaka ng kanilang sanitizer and whatever. Kung anong. Basta pakita ko na lang din kapag na-design ko na lahat. Anyway, ito study nook to. So, ayan. Do you want me to put lots on up here? Ano, it's okay lang. It's okay? Yeah. So, I'll put two chairs there. Yung pinakita ko sa vlog ko na white na chair. So, yan. Dito, dalawa. Kasi malaki naman siya. Malapad siya, guys. Tapos, papalagyan ko rin ng saksakan dito kasi wala siyang saksakan. So, para at least pa nag-work si Ben, pwede siya dyan. Or yung mga bata kapag nagagawa na sila ng assignment nila. Ganun. Hi. Yes? Do you want to get pizza delivered here? Pizza guy. We can. Yeah. Do you want to have pizza pie? Yeah. What do you think? So we are here sa room na ni Riker Flynn. So this is Riker Flynn's room. Ayan. So malaki rin siya, guys. So obviously, but single bed pa naman yung ilalagay dito. So ito yung kanyang wardrobe. So isang ganyan lang siya. Hanggang dyan. Ayan. So I'll probably put an insert there para sa mga drawers. Siguro mga pajamas nila yung ilalagay ko dito kasi since dito naman sila natutulog, si Riker natutulog, si Harley kasi sa amin pa natutulog, guys, kasi makidaddy kasi yun. Makidaddy, so sa amin siya sa room namin siya natutulog. So si Riker, ititrain ko na siyang matulog mag-isa niya dito. Ayan. So this will be Ate's room. Ito pala yung ilaw sa hallway. Ayan. This will be Ate's room. So this one's bigger, way bigger. So it's probably same size as our bedroom. A little bit lang. Yeah. A little bit smaller. So ayan. So lalagyan ko ng blinds dito obviously kasi para pag natutulog sila sa gabi,
walang ilaw na papasok. So ito yung wardrobe ni ate. Malaki. Kasi tatlong mirror na sliding. And may ilaw ba dito? Oh, wala pala. So ayan, malaki siya. Ayan oh. Ang ganyan. Oh. Okay, so lalagyan namin ng dalawang drawers dito. Yeah. So it's pretty big. And queen bed naman yung bed niya. So malaki din. Queen bed din yata yung naka-display dito noon. So this is a brand new house pala guys. So no one ever lived here. So kami yung buyer. Kami din yung unang titira. So very lucky. Ayan. So that is it for our empty house tour guys. Sana nagustuhan nyo. And yeah, mag-start na kami maghakot dito sa loob para ma-organize na namin lahat. You guys, nag-pizza pala kami for dinner. Dito kami kumain. Pero alis na rin kami niya maya-maya. Kasi manunod ng football si Ben sa bahay. Diba? Ang ganda, diba? Ito rin yung puti pala. So, pakita natin yung puti. So, lalagyan ko pa pala ng liner yan. Hindi ko lang nadala. Ayan ang black and yan yung white. Yung white granite siya. Ayan. Ayan yung black. Ang ganda rin ang black kasi yung ano niya, lid niya may ano o black na sa side na rubber. Ayan siya sa ating stove.